napakasimple, smooth, budget friendly, at personally it struck me. Let's see kung papasa din sa panlasa nyo. Naka true axle na, naka disc pa, bakbakan, pwedeng pwede siya. And this is the Santee Mars D disc, powered with Shimano Claris and AMD. What's up mga kabakbakan? Stunning for a budget road bike na naka-disc. Ito ang sabi ko. Di ko lang natimbang pero mukhang magaan. Konting upgrade pa, syempre mas gagaan siya. Aero na din at naka-carbon fork na. So, ready ka na ba? Let's get a closer look of some of the specs na. Bakbakan! And as always, let's start from its frame. Sa kanyang frame ay naka-sunfeed alloy na naka-internal cabling na. Look at that angle, sakit sa likod yun. At napaka-smooth, simple, naka-medium size siya. Super yummy, wow, no? Ganda, oh. Smooth na smooth talaga. Let's not forget the tire clearance. Next naman ang kanyang fork. Sa kanyang fork ay naka-sunfeed Mars rigid carbon fork na naka-flat mount, true axle na rin. So, yummy din, no? Pero yun lang, nakalimutan ko i-check yung tire clearance. So, yun lang muna yung engine natin, no? Nakalimutan ko. Next would be yung kanyang cockpit. Sa kanyang cockpit ay naka-alloy na drop bar, aero na rin, stem, at seat post. Ang kanyang saddle ay Zeus saddle. Ito naman tayo sa ating quick facts. Quick facts, alamin natin na ilang nakatutuwang katotohanan tungkol sa Tour de France, ang pinaka-prestigyoso at pinaka-nakakapagod na karera ng bisikleta sa buong mundo. Nagsimula ang Tour de France noong 1903 bilang isang paraan para ma-boost ang circulation ng isang French sports newspaper, ang El Auto, na nakikipaglaban sa katungkulin nitong Levelio. Hindi ko lang tama yung pronunciation. Ang idea ay naisip ni Henri Desgrange. Manuman ng pronunciation niya, na editor ng El Auto. Ang Tour de France ay nagkaroon ng huge success yung kanyang naisip and significantly na-boost yung popularity and circulation ng kanilang newspaper. Ngayon, naging dominant na siya. Hanggang ngayon, galing naisip ni Boss Henry sa kanyang pakulo. Unang naganap ito noong 1903, ang Tour de France ay covers at around 3,500 kilometers o humigit kumulang sa 2,200 na miles sa loob ng 3 linggo. Riders endure a mix of flat, mountainous, and time trial stages, testing their endurance and versatility. Alam mo ba ang yellow jersey o ang maloy honey? Pero tama yung pronunciation ko niya, o maliot honey, na isinusuot ng race leader ay pinakinala noong 1919. Ang kulay nito ay tumutugma sa pahina ng organisasyong El Auto. Ganun pala yun. At dyan ang ating quick facts. Oops, patalastas muna. Sa mga naghahanap ng resort sa Laguna, you can check on San Bella Resort and San Lane Resort. And use the magic word Titibok for faster transaction. Next ay yung kanyang drivetrain. Sa kanyang drivetrain ay naka Shimano Claris STI na 2x8. And as you can see, yung kanyang FD at ang RD ay naka Shimano Claris na nga. Sa kanyang crankset ay naka 50 and 34 teeth na 170 mm ang crank length. Ang kagsama niya ay naka 8-speed. Next ay yung kanyang wheelset. Sa kanyang wheelset naman ay naka ANV alloy rim disc 700C na 28 holes. Sa kanyang tires naman ay naka CST Sprint 700x28C. Kala ko nakitang brand ng hub niya. Pero binilang ko yung holes, naka 28 holes. Wala lang makitang sa ibang specs kasi ng number of holes. Eh. So binilang ko. And lastly, yung kanyang brakes, naka ANV disc brakes, flat pump, at front and rear na 160 mm of rubber. Ang available size and color niya pala kaya bike park is a purple na medium size. Ito nga yung binay-check natin. At green na large, size 50, at
black na medium. Yung kanyang price is only 25,800. Again, I would like to thank Bike Park for allowing me to take a video of this video. Malay mo kung pag sinabi mo yung Titibok, na napunod mo yung video na ito kay Titibok, may discount ka. For payment options, pwede silang cash, credit cards, and for installment, pwede daw sa BPI. And for other cards, straight payment only. Matanggap sila ng debit card, home credit installment, bank transfer, and GCash. Hindi ko lang alam kung may maya, no? Bike Park is open daily from 7:30 a.m. to 7 p.m. Ba, medyo gabi na, no? Pwede open pa lang ng gabi, no? Iba kasing bike shop, mga 5 p.m., 4 p.m., naka-close na, no? For your bike needs, you can visit the following: Panlik Store 2, Grand Shop Center, formerly DV Mart. Banlik din pala siya, DV Mart. Grand Shop na pala. Sa Banlik, Cabuyo, Laguna. Wide parking area niya. Yung, ito yung unang branch yata, yung Bike Park sa Mabuhay. Block 111, Lot 43, Phase 2, Mabuhay City Road, Cabuyo, Laguna. Dito naman tayo sa ating shoutout. Marami-rami ang ating shoutout ngayon. Ano? Shoutout kay John Ray Likigan. Bumili sa ating bola, no? Yung ating Molten GG7X. Ayan, may comment pa siya, no? Sabi niya, thanks, solid, ganda. Salamat sa'yo at shoutout kay John Ray Likigan. Next ay si Prexel Akailar. Oh, shoutout ulit, no? Nakaraan, shoutout na kita. Shoutout ulit, ano? Comment ka ulit, shoutout ulit kita. Brad Jojo Pineda, nakatapad badge ka. Maraming salamat sa pag-comment, bro, no? Shoutout sa'yo. Next si Jojo Averilla. At matagal na nating follower ito, no? Way back din, nag-comment ko na ito, no? Salamat sa suporta sa Jojo Averilla. Jonathan Secosana Kadyatan. Ito, matagal na na, alam ko, matagal na nag-comment sa atin din, no? Shoutout sa'yo, idol. Yeah. At brother Orlando Baskugin. Bibigyan naman ng bagong bike to si Brad. No? Shoutout sa'yo, Brad. At yun lang, no? Napara-parami ng konti yun. Yun lang. So, mga gusto mong pa-shoutout dyan, comment lang kayo. Gusto nyo itag, i-shoutout, pa-shoutout, i-tag nyo na rin. And again, this will be all for now, mga kabakbakan. Hindi na tayo kasipa, kabakbakan na tayo, no? And I hope to see you on the next video. And I hope to see you on the next video.